so, so kind to me. Good morning mga partners ko sa ImGlobal, mga OFWs. Ayan, so andito na naman po si Apply Melissa. Magbibigay po sa inyo ng tips about sa Five Fingers of Network Marketing. Ang Five Fingers of Network Marketing, ito yung sinasabi na skills na kailangan nating malaman kung paano natin gawin ang business natin. Kasi marami pang nag-fail dito sa ImGlobal dahil sa Five Fingers na yan. So, aside sa attitude, meron talaga tayong dapat malaman o aksyonan para magka-resulta po tayo dito. Ngayon, kung gusto mong yumaman, isa sa priority mo is yung pagsali mo sa ImGlobal. Dito sa business natin, kailangan natin ng menu. Ano ba yung sinasabing menu? Menu, let's say na pupunta ka ng restaurant. Ngayon, papasok tayo ng restaurant. So, ang restaurant na yan, di ba may pag-upo mo, may ibibigay na yan na menu. Yung menu na sinasabi, ito yung kung saan ka mamimili, anong kakainin mo, o ulamin mo, drinks, may inumin mo, yun po yun. So, kagaya rin po dito sa ImGlobal, kailangan din po natin ng menu. Ano po yung sinasabing menu? Yung menu po na sinasabi natin is yung prospect list. Kailangan may listahan ka ng mga prospect mo. Yung notebook, papel, yun po. Basta may mga listahan ka. Pag gagaya po nito, oh, may listahan po tayo. Ngayon, sino si prospect? Si prospect, sila yung mga tao na gusto nating imbitahin sa business natin. Dapat may listahan ka. Notebook. Kagaya nga dito, notebook yung sinasabi ko. So, sino ba sila? Sila yung lahat ng mga kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak, kapamilya, kabarkada, kainuman, katungitan, karibal, basta may kipo. Yun po yung mga prospects natin. Huwag lang po yung kalabaw, kambing. Naku, hindi po tayo yayaman dyan, partner. Ngayon, after mo silang mailista, i-categorize mo, ilista mo dito lahat ng mga kaibigan mo. Yan, kagaya ko po. Yan, nakalista po lahat yung mga prospects ko. Ngayon, after mo po silang mailista lahat, dapat i-categorize mo po sila. So, kasi di naman po tayo pare-parehas ng mga capacity or kapasidad sa buhay. So, paano po? Paano? Ngayon, paano kailangan natin na, let's say na, i-categorize natin sila. So, dito si prospect. Lagyan dito si prospect A. Kailangan natin na lagyan ng prospect A, B, at saka C. So, ito si prospect A. Sino ang mga prospects A? Sila yung mga class A na tao. Sila yung mga nirerespeto, may pera, may oras, connection, politician. So, mga taong somebody higher than us, yung mataas ngayon. Yun. Mga matataas na tao. Dito mo yun i-categorize sa class A. Ngayon, dito naman tayo sa class B. Sa class B, sino-sino yung mga isusulat natin dito sa class B? Ito yung, si class B, sila yung nagkakaroon ng familiarity sa'yo. Yung mga tao na walang pera, pero may oras, may connection. Yun po sila. Yung ini-expect mo ba na mag-jo-join sa'yo, eh, sila pa yung ayaw.
yung example yung kapatid mo, magulang mo, pinsan, mga kaibigan, yan, sila yung mga nasa class B. So, dito mo po sila isurat, isulat sa class B. Ayan, so, sa class C naman tayo. Class C. Sino-sino yung mga class C? Sila yung mga taong walang oras, pero may connection. Pero yung mga income nila, sila yung income nila is meron lang nagmamay-ari. Kumbaga na iutang na po yan. Yung mga pera na yan. So, yan, dito po natin sila ilista dito sa class C. Class C. Ayan. Nabubulol tuloy. Ayan po. So, yan po ang tamang pag-categorize ng mga prospect natin para alam mo po yung or kilala mo po yung talagang iimbitahin mo sa business natin. Dapat magkaroon ka ng prospect list. Sino-sino yung mga prospect natin? Sila yung si class A, class B, at saka si class C. So, ayan po. Maraming salamat po. Pagpasensyahan nyo na lang po sa tips ko. At sana nagustuhan nyo po ang video ko. Ayan. So, God bless po and good morning.